Hello guys, magandang araw po sa inyo. At welcome back na naman po sa ating YouTube channel. May bago na naman po tayong i-share ngayon na isang trouble DVD player na Ace ang brand. So bago tayo dyan magbukas ay shout out muna tayo sa lahat ng mga nanonood dito at sa lahat ng mga sumuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. Ito na, umpisahan na natin. Try natin na i-plug in. Kung talaga bang walang power to, switch on. Wala ngang power tong DVD to. So bunutin muna natin to bago tayo mag-umpisa. Bubuksan natin to. Wala na namang mga tornilyo. Siguro nakalabuksan na to na may-ari. Binuksan na nila. Nakalagay na dito ang yung mga screw niya. So kita naman natin sa top board niya. Yung fuse ay parang umitim. Umitim na siya. So yan ang check natin ang board na to. Ang una tayo natin i-check itong kapasitor. Tapos yung fuse kasi parang sabog ang fuse ito. Tanggalin natin. Nakatanggal na ng mga tornilyo niya. Okay rin naman ang board pero may konting gasgas naman dito sa may bandang power supply niya. Okay, mag-testing tayo. So naka-dustar na ang board ng likod niya ng copper. Una natin i-check ang fuse kung gagamit tayo ng digital tester at i-set natin sa buzzer. Yan. Fuse, i-check natin kung okay bang fuse. Open talaga, sabog siya. So ang susunod na naman natin i-check dito tayo sa may filter capacitor 400 volts. Ano ba to? 47 UF over 400 volts. So check natin to. Tingnan natin kung wala bang short sa ano niya. May pisa. Mayroon short siya. Nag-beep ang kapasitor. So ganito, may pyesa dito na short either dito sa may diode, rectifier diode. So i-check rin natin dito. Pero ang unang gagawin natin dito ay maghang tayo ng isang pin dito sa may IC niya, yung viper. Ang IC na dinamit dito ay viper 53, Viper 53. So check natin ito. Una natin gagawin ay hang up natin itong unang pin niya para malaman natin kung may short pa ba dito sa may filter. Okay, pin, i-hang up natin ito. Malaman natin kung may short pa ba sa linya ng ano niya, yung filter capacitor. Okay, naka-hang up na ang pin number 1 sa viper. So testing ulit tayo. Ito tayo sa may filter capacitor kung wala na ba yung short. Kita natin na hindi naman siya nag-buzzer. So ang dahilan ng
short ay dito sa IC sa viper. So tingnan natin dito sa may pin number 4, pin number 4 kung may short pa ba yun. So mayroon din short siya. Number 1 at saka number 4 ay short. So ihahang rin natin to kasi mayroon namang capacitor na Mylar na naka series. So hang rin natin. Testing ulit tayo. Nakabaser pa rin tayo. Tingnan natin kung may short ba. Wala na siyang short. So ang pin number 1 at saka pin number 4 ay short. Oh. Narinig natin sa tester na mag-beep siya. So tatanggalin natin 'to. Pagkatapos testing na naman ulit tayo kung okay na ba. Hanap pa tayo dito ng pampalit. Yung mga bago lang sa akin channel, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang iyong icon para naman po lagi po kayong update sa sunod pa natin na video. Pinatanggal na. Una, natanggal natin. So ang number ng IC ay Viper 53. Pero ang nakalagay dito sa board niya ay TETIA. Ano ba to? TIA 1528. Yan. Parang TIA 1528 ang nakalagay ang number ng original dito ng IC. Siguro walang stock sa tindahan kaya pinalitan na lang ng Viper. Ito na guys, wala naman tayo nakita na Viper 53 na ipalit natin dito. Ito na lang puro wires ang gagamitin natin. Yan, nakahang na ang optocoupler na pin number 1 at saka number 4. Hang natin to para hindi na tayo mag-adjust dito sa may trimmer. Okay. Tapos na-check ko na rin dito lahat. Wala naman siyang na-short na pisa. At itong mga diode ito okay naman. So, ikabit natin to. Ikabit natin itong 4 wires. Yan. Kung makikita natin ay naka-hang na ang optocoupler. Yung blue, ang tandaan na natin dito ay number 1 at saka number 4. Yung may mata dyan o may tundok na makita natin sa optocoupler. Yan ang blue color at saka yung yellow naman pin number 4. Yan and din ang lalagyan natin dito sa may secondary ng board niya dito. Okay, kabitan natin to. Ang unahin natin ay ang ground, yung black itim na wire. Dito natin ikabit sa ground ng 400 volt filter capacitor.
Saka yung red naman ay doon sa drain, positive ng filter cap. Okay. Nakakabit na ang red at saka itim, black. Ito naman, tingnan natin sa tap board niya kung saan dito ang may ano, may mata. Yung blue naman ay dito sa may katulad din ng kinabitan natin na may mata or that. At saka yellow dito rin sa may pin number 4 sa kabila. Kaya natin ilagay para automatic siya, hindi na tayo mag-a-adjust ng 12 volts. Okay, hanap na lang tayo ng kalagyan ito na may heatsink. Testing natin to. Ay, ikabit muna natin. Ikakabit muna natin to. At itong four wires ay dito natin sa speaker, sa may speaker niya. Diyan natin ilagay. Diyan. Ito ang gawin natin heatsink yung speaker. Diyan natin i-score yan ang ba. Okay. Yan ang 4 wires. Diyan natin ikinabit sa may speaker ng DVD. Yan. Ito nakahang yung pin number 1 at number 4 ng octocoupler ay sa may papunta ng secondary. At dito naman sa ilalim nasa secondary rin na kabit yung blow sa pin number 1 din, katulad dito sa may kinabitan natin. Ang yellow rin na nasa kabila yung pin number 4 dito sa octocoupler na yan. Yan. So, natapos natin ikabit to. Isa, i-try natin na i-plug in. Try natin na i-plug in yan. Kung magpa-power na ba siya. Yan, plug in natin. Power switch. Yan, may ilaw na sa kanyang volume control. At mayroon na din. Umikot na ang kanyang tip. At yan guys, nag-reading na siya. So, okay na to. Sana may nakakuha kayo nito guys. At kung nagustuhan nyo ang video natin, huwag nyo naman pong kalimutan na mag-subscribe sa akin channel at pindutin ang bell button. At like and share para po ma-update po kayo sa bago na naman natin video. At maraming salamat sa panonood.